Yun. Shout out sa lahat ng mga ka-JC dyan. Wow, JC. Okay? Guys, naalala ba ninyo? Yung araw na ako ay 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Alam mo ba kung ano nangyari sa akin ngayong araw na to? Gusto mo bang malaman kung approve ako o hindi? Ito na. Yun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung na-email sa atin ng YouTube. So, guys, ito na. Yun, ito na. So, nag-apply tayo ng noong March 26, na-hit natin yung 4,000 subscriber, yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Guys, ito yung feedback. Your application to the YouTube Partner Program was not accepted. So, ano nangyari? Ito, what should you do next? So, sabi dito, meron daw akong nilabag eh. Ganun lang siya kasimple. Ano yon? Reuse content. Yan, pag-usapan natin to. Kasi, guys, huwag ka mag-skip. Panoorin mo to ngayon. Kasi kung ikaw ay madalas mag-upload ng mga video na alam mong may copyright claim to, eh huwag mo nang gawin. Nalala mo yung sinabi ko dun sa una kong video na tuwan-tuwa pa ako na naabot ko yung 1,000 subscriber ko, 4,000 watch hour, yahoo, and then, di ba, ang sabi ko dun, titignan natin kung ma-approve o hindi. Okay, eh ito na nga ngayon. Pero hindi ako nalulungkot. Alam mo kung bakit? Kasi, meron tayong natutunan na hindi na-experience ang iba. Alam mo kung bakit? Kasi bago pa lang itong patakaran ng YouTube eh. Kasi noong January 2020, dito lang, okay, meron silang binago. At kung saan lalo silang naging magpit. So guys, tingnan natin, ano bang nangyari? Kung ikaw ay mahilig mag-upload ng mga telenovela, ng mga anime video, wag mo nang gagawin yan. Ito yon, guys. Ito. Tingnan niyo yung mga video ko. Marami din naman ako mga video na original na ako mismo yung gumawa. Okay? Plensya na. Yung boses ko. Pero kung mapapansin niyo guys, meron akong dito ang copyright claim. Actually, lahat ng mga in-upload ko ay lumabas copyright claim. Okay? Pero kung mapapansin niyo, meron tayong tinatawag na NAN. Ito oh. NAN. Yan. Ibig sabihin guys, ito kasi meron akong ginawa. Ang ginawa ko noon ay nag-apply ako. Dispute ba? Okay? Na para mawala yung ano, para mawala yung copyright. Okay? Para mawala yon, nag-dispute tayo. Pero alam mo, ang maganda rito, nag-apply naman sila. Yun, no? Kailan ako nag-apply? Noong March 21, 2020. Pero nag-reply sila noong March 31. Good. Kasabay yan ng ano ah. Sakto. Nag-apply ako ng ano yan. Ng Monix. Basta nag-apply ako. Okay? Yun. Good news. After reviewing the dispute, so, ito si Yum Yum daw to, okay, has decided to release the copy claim on your YouTube video. So, tuwan-tuwa naman ako. Asa na yun? Pero sa tingin ko, baka iba nagtatanong, eh dapat okay na yan. Meron ako na-discover sa inyo. Ito yun. Actually, maraming salamat kay Brotherhood. Okay? Kasi, alam nyo, sobrang down to earth ng taong yan. Kasi, ang laki na lang ng network niya. Ang dami niya ng mga subscriber. Okay? So, sino ba naman tayo para pansinin niya? Pero kagabi,
habang nag-online siya, meron siyang online chat. Okay? Nag-message ako sa kanya na mayroon ako importanteng sinabi na kailangan ko yung tulong niya. Okay? Alam mo, napaka down to earth ng taong to. Palakpakan mo naman yan. Basta mayroon ako tinanong sa kanya. Alam mo, isa lang sinabi niya sa akin. Gaya lang sabi ko, kahit marami ka pang copyright o CPR, basta original ang content mo, pwede kayong ma-monetize. Sabi ko, salamat sa advice. And ang huling advice niya, delete mo na lang lahat yan. Pero mawawala ang watch hour niya. In short, guys, syempre, eksperto yung tao. Papakinggan natin. Okay? Yun yung maganda. Kailangan makinig ka. Guys, pag dinilit natin to, ako na iniwala ako na yung 7,000, oh, wow, going 8,000 na siya. Okay. Pwede kasing bumaba ng 3,000 to. Hi. Nag-ano ako? Pwede kasing bumaba ng, pwede kasing, Mrs. K, pwede kasing bumaba to ng 5,000, 4,000, 3,000 o 2,000. Pero guys, okay lang. Huwag kang maghinayang. Kasi meron ka natutunan. Okay? Ngayon guys, oh, makinig yung iba dyan ha. Huwag lang basta-basta mag-sub to sa BLS, whatsoever. Guys, gawin natin ng tama. Yung goal natin. Ito yun. Okay? Nilipat ko pa from English to Tagalog. Guys, ito, hindi ko na ito babasahin lahat. Ito yung pinaka-importante. Kasi dito lang tayo nagkaroon ng problema. Nilalaman na lumalabag sa gabay na ito. Ang pagkuha ng nilalaman ng iba, o katulad ng ginagawa ng karamihan, o especially ako, paggawa ng kaunting mga pagbabago, o pag-i-edit, at pagtawag sa iyong sariling original na gawain ay isang paglabag sa patnubay na ito. Ibig sabihin, kahit ikaw yung nag-download, in-edit mo, nilagyan mo ng logo mo, nilagyan mo ng Tagalog subtitle o whatsoever, hindi pa rin sa'yo yun eh. Nalalapat ang pat-aran ito, yung pat-aran ng YouTube. Kahit na may mayroon kang pahintulot mula sa original na tagalika o gumawa, ang ginamit na nilalaman ay hiwalay sa pagpapatupad ng copyright ng YouTube. Nangangahulugang hindi ito batay sa copyright, pahintulot o patas sa paggamit. Nangangahulugan minsan, ang patnubay na ito maaaring hindi ka makakakuha ng mga pag-angkin laban sa iyong nilalaman. Ngunit ang iyong channel ay maaari pa rin lumabag sa aming ginamit na mga alituntunin ng nilalaman. Okay? So, andito yung Tagalog niyan. Saan ko ito nakuha? Sa YouTube, ano? Basta sa YouTube policy nila. Makikita mo naman eh. Dito kayo nakuha. Binasa ko lang. Okay? Anyway, balik tayo doon. Tama si ano eh, si Idol ano eh. Brotherhood eh. Guys, ito, ang linaw. Kahit na tayo ay, balik tayo. Kahit na ikaw ay malinis o natanggal mo from copyright claim to non-restriction, okay, guys, hindi pa rin sa'yo yun. Kahit na binigyan ka ng lisensya ng nagmamay-ari ng video, iba pa rin yung patakaran ng YouTube. Okay? Kasi, ganito lang naman ang logic niyan. Ano ka? Sinuswerte? Ikaw na yung kumuha ng video na hindi sa'yo, in-upload mo, tapos babayaran kita. Kung ako yung YouTube. Tama mali. Tama. Diba? So, mas maganda, gumawa ka ng original na video mo. Okay? Meron naman sinasabi si Brotherhood na pwede kang magkaroon ng copyright claim pero original mong ginawa yung video, okay, possible pa rin ma-monetize ka. Yay! Okay? Possible pa rin ma-monetize ka eh. Mm-mm. Alam mo kung bakit? Kasi pwede mo siyang ipaglaban. Ganun yun. Okay? So, guys, naiintindihan ba? Sa lahat ng mga nagsisimula, gawin natin ng tama. Okay? Gawin natin ng tama
para yung dulo nito maganda yung magiging resulta. Okay? Yung iba nagtatanong, hindi ba daw ako nanghihinayang sa mga nangyari? Hindi! Kasi, kung gusto mo maging successful sa ganito, o ma-hit mo, o yung goal mo, kailangan mo maintindihan. Kailangan mo pagdaanan yung mali. Parang negosyo lang yan. Okay? Shout out nga pala sa mga ka-ideal prime ko. Okay? Shout out sa mga JC ko. Group chat. Na kung saan, okay? Ando doon yung mga pure Filipino group. Okay? Yan. Medyo ano tayo doon. Medyo maigpit tayo doon. Walang mga nandadaya doon. Nagtutulungan. Yun. Yun guys. Ganun lang yun guys. Sana meron kayong mga natutunan. Okay? At guys, meron nga pala akong online raffle draw. Okay? Sa lahat ng nanonood ng video ko, nag-like, nag-comment, at nag-subscribe, lahat na magko-comment dito sa video na to, dito sa baba, okay, pag na-upload na natin, magkakaroon tayo ng online raffle. Ano yun? Tatlong mananalo ng cellphone load. Okay? Okay ba yun? So, ano lang yun? Kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung ano bang nangyari sa bansa ngayon. So, ang iba, hindi nagkakaroon ng load. Okay? Sarado yung mga tindahan. Magkakaroon naman tayo ng donation. Okay? Yun, sa mga nagtatanong kung mag-a-apply ba ulit ako, oo naman. Mag-a-apply ulit ako kasi binigyan ako ng YouTube na within 30 days, okay, pwede ako mag-apply. Pero, hindi mo na ako mag-a-apply bukas. Kailangan lang natin ayusin, linisin ng ating YouTube channel. At, hindi naman ako nanghihinayang kasi alam kong ma-approve tayo. Basta gawin lang natin ang tama. Bye. Nakalimutan ko. Huwag niyong kalilimutan ulit na mag-subscribe sa aking YouTube channel na JC Castro TV 14. Bye. God bless sa inyo.